Mga ka-taxpayer kong minamahal. Magandang araw mga ka-taxpayer. Ating pong pag-uusapan ngayon ang EBR Form number 1701Q o Quarterly Income Tax Return for Self-Employed Individuals, Estates, and Trusts. Ating pong himay-himayin ang BR Form na ito bawat kahon upang maipaliwanag at mafilapan natin ng maayos. Disclaimer po, ating pong ginagamit ang EBR Forms application na pwede nating ma-download sa mismong BR website. At bago ang lahat, nais po natin na gamitin ang tamang form dahil po may dalawang klaseng 1701Q na form dito. Ang gagamitin po natin version is of 2018. So, i-click po natin. So, simulan na po natin. So, makita po natin sa unang kahon na automatic 2022 siya. Automatic na 2022 siya sa EBR forms dahil nga ini-edit ko ang mismong form na to for the year 2022. When it comes to quarter naman or pangalawang kahon, tinatanong niya na kung saan magfo-fall itong form na to or kung anong quarter tayo magpapasa. So, syempre, yung hatian is the same. January to March is 1st, April to June is 2nd, and July to September 3rd. Bakit walang 4th quarter? Dahil, ang 4th quarter is for the 1701 or 1701A na BIR form. Pangatlong kahon, amended return ba siya? Paano natin masasabi kung amended return? Amended siya if meron na tayong nabigay na previous file or form, kung meron tayong nakalimutan pero gustong ayusin o ilagay, meron tayong mali na gustong itama or gusto natin dagdagan, pipindutin natin yes. Pero dito sa example natin is no. Etong pang-apat naman na kahon is tinatanong niya kung ilan yung number of sheets attached. Basically, itong sheets na to is your evidences para doon sa total tax payable. Now, syempre, mas papalawakin natin yan mamaya. Ito po, makita natin ang background information on taxpayer or filer. It has the basics, pero meron pong naiba. For starters, number 7 is filer type. So, ano po ba nag-a-apply sa atin? Single proprietor, professional, estate, or trust? Bakit po kailangan malaman? Dahil po depende sa dito, kung ano po ang pwede natin pindutin as alphanumeric tax code. So, may kita po natin, for example, single proprietor, usually po ang kinukuha dito is ito, ito pong pinindot ko, or ito. When it comes to professional, may kita po naman po natin na income from profession nakalagay po dito sa 014 and 017. So, it's either that. And when it comes to estate and trust, pwede naman po ito. And if, when it comes to trust, you can see that ito lang po siya. Paano naman po yung mixed income? Pag sinabi po kasi natin ng mixed income, bigyan na lang po natin ng halimbawa para mas madali natin ma-visualize. For example po, employee kayo, pero may other businesses po kayo. Other po doon ng sa pagiging employee nyo. So, makita po natin na pwede siya kahit professional single proprietor. Now, ito naman pong number 13 is citizenship. Kung Filipino po kayo or Amerikano, lagay niyo po natin. Foreign tax number, kung nag-a-apply lang po. Siyempre, tatanungin nyo po kung mag-claim tayo ng foreign tax if applicable. So, kung nilagay po tayong tax number dito at meron po tayong i-claim na tax credits, pipindutin po natin yes. Pero, on our case, no. Kasi wala naman tayo i-apply na foreign tax number. Pupunta naman po tayo sa number 16. Ang number 16 po na box is depende po yan sa kung anong pinindot nyo dito sa alphanumeric tax code. So, for example po, pinindot ko po yung 012, which is graduated IT grades.
Matik na po siya na ang pipindutin po niya is ang graduated rates per tax table. Pag pinindot ko naman po as yung 8%, mapupunta din po siya sa 8%. But ito naman po ang 16A. Siyempre po, itatanong niya which specifically ang method of deduction na gagamitin natin. So, kung itemized ba siya or mismong 40% of gross sales na mismo. So, in our case, sa example natin, pwede natin ilagay is this one. So, kung may kita po natin, background information on spouse is the same lang din po with the background information of taxpayer or filer. Ang pinagkaibahan lang po niya is lalagyan lang po natin to if applicable. Pero usually po hindi naman to nilalagyan. So makita niyo po na halos magkaparehas lang po siya. Except lang ang pinagkaiba is wala siyang yung sa address and then email address. So, dyan po nagtatapos ang ating oras. Medyo tumagal po tayo dun ah, dahil po matagal talaga po ang itong form na to. So, see you in part 2!